What's up and welcome back sa aking channel, mga ka-teammate. Memphis Grizzlies, pinaamo ang San Antonio Spurs. Tyus Jones versus Trey Jones, gandang matchup. Nikola Jokic, may isiniwalat tungkol kay Coach Pop? Yan ang ating sama-samang tutuklasin sa video ito. Kaya sit, relax and enjoy, mga ka-teammate. Here we go. No Ja Morant para sa Memphis Grizzlies, samantalang no Keldon Johnson at no Devin Vassell naman para sa Spurs. Ngunit very strong ang opening quarter para sa Memphis nang samantalahin nila ang San Antonio Spurs sa kanilang transition at nadomina ng Grizzlies ang paint on both ends para maagang takasan ang San Antonio. Yan ang atungan ng Grizz kontra Silver and Black na kahit walang Ja Morant ay no problem para sa kanila. Siyempre bumawi naman ang Spurs pagbuelta nila ng second half, lalong lalo na noong fourth and last chapter ng game. Pero sumandal ang Memphis sa kanilang mga veterano, sa kanilang shooting pa din. Dagdag dyan, they making just enough stops at the other end with San Antonio. Definitely wala mang Keldon Johnson at Devin Vassell sa sahig para sa Spurs ay nakapagtala naman ng usual balance distribution sa scoring ang San Antonio Spurs. Kumolekta si Trey Jones sa kanyang pangunguna sa team with 18 points, 7 assists, while Josh Richardson umambag naman ng 16, 5 rebounds at 5 assists coming off the bench. Jakob Poeltl returned to action and supplied 13 points, 7 rebounds and 2 steals. Samantala, ang gandang matchup between the Jones brothers ang ating nasaksihan na kumakasa para sa kani-kaniyang kupunan. Parang Jones war ang nangyari, mga ka-teammate. Nakapagtala si Tyus Jones ng 24 points para sa Memphis. Sa kabilang dako naman, sumagot naman ng kanyang nakababatang kapatid na si Trey Jones na may 18. Wala akong masabi sa dalawang ito, kaya lang 6-0 ang record ni Tyus Jones sa kanyang younger brother na si Trey Jones coming into the game. So ang dalawang Jones talaga ang nagdala dito, mga ka-teammate. Para sa akin, sila ang naka-highlight sa Spurs at Grizzlies battle. Isa pa ay nadali din ang Spurs sa mainit 3-point shooting ng Grizzlies, kung kaya't kinapos ito hanggang dulo. Bagay na hindi talaga pinapaboran ni Coach Pop sa liga. Tinatawanan kasi talaga ni Coach Pop ang ganitong uwi ng game na panay 3-point shooting na lang at wala ng pisikalan, skills, hustle tulad ng dati. Palabirong binanggit pa ng 5-time NBA champion coach na dapat magkaroon ng 4 points at 5 points dahil sa ginagawa ng karamihan na puro labas na lang ang laruan. Well, dahil sa pagbabago ng flow ng opensa at style ng battle sa NBA ay nag-a-adjust din talaga ang mga coaches, lalong-lalo na ang mga old school coach. Kinakailangan bumuo at mag-brainstorming para tuluyang mapigilan at malimitahan ang mga outside dagger to connect from deep. Naniniwala ako na kayang i-dismantle ni Coach Pop ang bagong kabanatang ito sa NBA sa pamamagitan ng kanyang mga play na epektibong nagamit ito sa haba ng karera sa pagko-coach. Ngunit ito naman ang buong tapang na ipinahayag ni Nikola Jokic tungkol sa estilo, pamamaraan at daloy ng game ni Pop sa NBA. Ang San Antonio Spurs ay kilala sa pagkakaroon ng excellent ball movement, team-driven offense, and stifling defense na tinawag pangang The Beautiful Game during their 2014 finals run and exemplified team basketball. Dahil dito ay naging modelo ang Spurs kung pag-uusapan ay basketball sa ang manpanig ng daigdig. Kaya deserve ni Coach Greg Popovich na bigyang credit dahil sa picture-perfect offense and the beauty of Spurs game na isa sa mga understated achievements. Ngunit sa kabila ng mga naabot ni Coach Pop sa pamamagitan ng kanyang playbook ay buong tapang na binanggit ni Jokic na madaling mabasa ang mga play ni Coach Pop na kung lalaliman pa natin ang pag-unawa ay parang sinabi niyang madaling talunin ang Spurs at si Coach Pop. Well, siguro panahon na, mga ka-teammate, para magkaroon nga ng offensive revamp or gameplay revision ang San Antonio para sa makabagong NBA. Isa pa na pag-iiwanan ng Spurs kung pag-uusapan ay tungkol sa wide open shots. Pang 22nd in the league ang San Antonio in terms of wide open shots based on overall percentage. With only 18.1%, kabaligtaran rin nito, ang Spurs ay pangatlo sa liga in attempt percentage of very tight shots kung saan ang defender ay malapit within 2 feet. Kaya kabisado at alam na alam ng mga defenders kung saan pupunta ang bola and can anticipate who will shoot even before the ball lands in their hands. Kaya hirap ang Spurs na makahanap ng wide open man. Kayo, mga ka-teammate, panahon na ba para yakapin na ni Coach Pop ang pagbabago at sumunod sa agos ng liga? O maninindigan ito sa dating gawi at nakasanayan? O kaya,
Panahon na ba para magretiro ang 27-year mastermind and 5-time NBA champion coach? Ano sa tingin nyo, mga ka-teammate? I-comment mo na yan sa ibaba ng comment section. Shoutout sa iyo, ka-teammate Jerome Maniling, kay ka-teammate Mr. Parker, kay ka-teammate Carlo Cruz, at kay ka-teammate Sir Isaac Bologna. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today. See you sa next episode.